What's up guys? Opog TV here. Alam natin ngayon na maraming mga nagdurusa na may sakit sa buto tulad ng osteogenesis imperfecta na pumipigil sa kanila na maabot ang buong laki sa tamang edad. Ang iba ay may mga kakulangan sa mga hormone na pinipigilan ang kanilang paglaki. Ang ilang mga kaso ay hindi pa rin mapaliwanag. Sa kabuuan ay mayroong halos 200 na mga kondisyong medikal na maaaring magdulot ng dwarfism. Marami sa mga taong may dwarfism o mga kaugnay na sakit na ito ay may malubhang issue tulad ng kanilang pagkilos, malutong na mga buto at iba pang mga nauugnay na kondisyon na maaaring lubhang mapinsala ang kanilang kakayahang mamuhay ng normal na buhay. Halina at isa-isahin natin sampo sa pinakamaliit na tao sa buong mundo. Number 10, Stacy Herald. Una sa ating listahan ang pinakamaliit na ina sa mundo. Siya si Stacy Herald na 28 inches ang taas. Si Herald ay nagdurusa mula sa sakit na osteogenesis imperfecta na nag-iwan sa kanya ng hindi na-develop na mga baga at malulutong na buto. Gumagamit siya ng isang wheelchair para sa kadaliang kumilos. Ang residente ng Kentucky na si Herald ay nagpakasal sa 5 feet 9 inches na isang trainee na si Will Herald noong 2005. Hinayuhan ang mag-asawa na posibleng mapanganib sa kanila ang magkaroon ng mga anak dahil ang mga bigat ng sanggol ay maaaring magsani ng pagkadurog ng mga internal organs ni Stacy. Gayunpaman, nagpa siya silang harapin ang panganib. Sa pagitan ng 2005 at 2009, si Stacy Herald ay nagsilang ng tatlong mga sanggol na ang huli ay ipinanganak niya ng cesarean section. Dalawa sa kanyang mga anak ang nagmana ng kanyang kondisyon at ang isa naman ay hindi. Number 9, Hatice Kochman. Tulad ng ating top 10 video na si Stacy Herald, si Hatice Kochman ay 28 inches din ang taas. Siya ay 20 years old at nakatira sa Kadirli, Turkey. Nagkaroon siya ng record sa Guinness Book of World Record para sa smallest woman sa buong mundo. Ang maliit na Turkishan na ito ay pinaniniwalaan na resulta ng isang genetic na kondisyon ng buto. Naghihirap din siya sa hip dysplasia at mga problema sa likod. Base sa mga doktor, minana ni Kochman ang kanyang karamdaman mula sa kanyang mga magulang. Hindi niya magawang magtrabaho, ngunit tinutulungan niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay. Number 8, Edward Nino Hernandez. Sa taas na 27 inches, si Edward Nino Hernandez ay ang pinakamaliit na tao sa Colombia. Siya ay pinanganak noong 1986 at siya din ay isang Guinness World Record holder. Naiulat na siya ay hindi na tumangkad simula noong 2 taong gulang pa lang siya. At may 15 inches ang laki noong siya ay kapapanganak pa lamang. Ang residente ng Bogota na si Edward ay naghihirap din sa sakit na katarata na pumipinsala sa kanyang pangitain at nahihirapan itong magsulat dahil sa kanyang mga daliri. Ilang beses din siyang umulit ng pag-aaral dahil sa sakit niya. At kalaunan ay huminto na lamang sa pag-aaral noong siya ay 13 years old pa lamang. Ang dahilan ng kanyang maliit na sukat ay hindi pa nasuri. Si Hernandez ay nagtatrabaho bilang isang part-time dancer sa Bogota. Siya ay na-interview noong 2010. Ipinahayag niya na mayroon siyang 18 taong gulang na kasintahan at nasisiyahan siya sa paglalaro ng mga checker at domino. Number 7, Bridget Jordan. Si Bridget ay isa sa pinakamaliit na babae at kilala din bilang pinakamaliit na cheerleader. Ipinanganak siya noong 1989. Meron siyang taas na 27 inches at isa din siya sa Guinness World Record holder. Ang kanyang maliit na sukat ay resulta ng Majewski Osteodysplastic Primordial Dwarfism Type 2. Ito ay isang rare form ng dwarfism. Isa sa bawat 3 milyon na tao ang mayroon lang nito. Subalit, kahit na ang kanyang kondisyon ay nakakaapekto sa kanyang utak at skeletal abnormalities, siya ay masayang nakakagalaw ng maayos at kaya maging cheerleader at sumayaw. Si Bridget ay isang estudyante ng Kaskaskia College.
sa Illinois. Kasama ang kanyang kapatid na 38 inches ang tangkad. Mahilig siya sa fashion at balak niyang magtayo ng business na may kinalaman sa pagdedisenyo ng mga damit para sa maliliit na katulad niya. Number 6. Lin Yu Chi. May sukat na 26.6 inches lamang. Isa pa sa ating listahan ay si Lin Yu Chi na kabilang sa pinakamaliit na lalaki sa mundo. Siya ay may malulutong na buto at nakasakay sa isang wheelchair dahil sa kanyang kondisyon. Siya ay nakatira sa Taiwan at nagdurusa sa sakit na osteogenesis imperfecta na pumipigil sa kanyang paglaki na kasing tangkad ng isang maliit na bata. Gayunpaman, hindi niya alam na nagdurusa na pala siya sa kanyang kondisyon hanggang siya ay sumama sa isang conference noong siya ay 20 years old pa lamang. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang author at social activist sa Taipei. Number 5. Kajendra Tafa Magar. Ang pangatlo sa pinakamaliit na lalaki sa buong mundo na si Kajendra Tafa Magar ay nakatira sa bansang Nepal. Siya ay may 26 inches tall at nagdurusa sa sakit na primordial dwarfism. Isang businessman ang nakadiskubre sa kanya sa Baglung, distrito ng Nepal noong 2006. Kilala bilang Little Buddha, si Magar ay kinilala bilang pinakamaliit na lalaki noong October 14, 2010. Ngunit tinalo siya ni Junray Balawing noong June 12, 2011. Si Magar din ay dating parte ng isang dancing troupe sa Nepal at India. At ngayon ay itinataguyod ang turismo bilang isang goodwill ambassador para sa rehiyon. Base sa mga doktor, si Magar ay may katawan ng isang 3 taong gulang na bata. Gayun din ang kanyang pag-iisip. Ang Nepalese man na ito ay dumaranas ng hirap sa pag-aaral at nag-aral sa isang nursery school noong 2009 para matutong magbasa at sumulat. Number 4. Madge Bester. Ipinanganak noong 1963, si Madge Bester ang isa sa pinakamaliit na babae na naitala. Siya ay may sukat na 25.5 inches tall. Kaya't siya ay mas maliit pa sa 1 taong gulang na bata. Nagdurusa siya sa sakit na osteogenesis imperfecta at nakaupo lang sa isang wheelchair. Noong 1998, ang pang-anim sa ating listahan at campaigner for disabled rights na si Lin Yu Chi at si Bester ay nagkita sa isang conference para sa mga disabled sa Taiwan. Number 3. Jyoti Amge. Si Jyoti Amge ang babaeng pinakamaliit na nakakagalaw ng maayos na may taas na 24.7 inches. Siya ay isinilang noong 1993 sa Nagpur, India at nagdurusa sa kanyang kondisyon na tinatawag na achondroplasia na dahilan para siya ay tuluyang huminto ang pagtangkad makalipas ang kanyang kaarawan. Siya ay may malulutong na buto at kailangan ng tuloy-tuloy na pagkalinga ng kanyang mga magulang at kaibigan. Nangarap siyang maging isang aktres at naitampok siya sa isang Bollywood movie na may pinamagatang Pansupari noong 2012. Isa din siyang mag-aaral ng Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University. Number 2. Junray Balawing. Ipinanganak noong 1993 ang Filipino teenager na pangalawa sa ating listahan na nagngangalang Junray Balawing. Pangalawa siya sa pinakamaliit na lalaki sa buong mundo. Noong kanyang 18th birthday, 2011, ay idineklara siya bilang pinakamaliit na lalaki sa buong mundo. Ngunit makalipas ang 1 taon ay natalo siya kay Chandra Bahadur Dangi. Naiulat na si Balawing ay hindi na tumangkad magmula siya ay ilang buwan pa lamang pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Siya ay 23.6 inches ang taas at may timbang na 11 pounds lamang. Nahihirapan din siyang maglakad dahil sa kanyang mahina na tuhod at kailangan kumapit sa isang bagay upang makatayo ng tuwid. Ang kondisyon ni Balawing ay hindi pa nasuri. Ngunit, siya ay pinaghihinalaang mayroong endocrine o may kaugnayan sa kapanganakan. Anuman ang kalagayan ni Balawing, nangangahulugan ito na kailangan niya ng kalinga mula sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang hirap na pagkilos, gayunpaman, nagagawa pa rin niyang tulungan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain domestiko tulad ng pagpapakain sa kanilang mga manok. Number 1. Chandra Bahadur Dangi. Sa taas na 21.5 inches lamang, si Chandra Bahadur Dangi ang pinakamaikling tao na naitala.
Ipinanganak noong Nobyembre 1939, si Dangi ay naghihirap mula sa primordial dwarfism. Ang kanyang kalagayan ay naging sanhi ng kanyang tangkad na manatili sa pagliit. Ngunit hindi tulad ng iba pang mga anyo ng dwarfism, ang mga epekto ay nag-iwan sa kanyang mga balakang at organs na proportional sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Si Dangi ay nakatira sa isang liblib na nayon sa Nepal at hindi pa nasuri ng isang doktor o nagamot para sa kanyang kondisyon. Nang sa wakas ay sinuri siya ng mga doktor sa klinika ng Guinness Book of World Records. Walang mga nakita na problema sa kanyang kalusugan. Si Chandra ay hindi pangkaraniwan sa ating listahan dahil ang karamihan sa mga nagdurusa sa anyo ng dwarfism ay nagdurusa sa mga problemang kalusugan. Sinabi niya na hindi niya alam na siya ay naitala sa Guinness dahil halos lahat ng kanyang buhay ay nakatuon sa kanyang pamilya at walang kamalayan na ang nasabing talaan ay mayroon pala. Nag-enjoy ba kayo sa ating top 10 videos? Anong top 10 topic ang gusto nyo pang masaksihan? Mag-suggest at i-comment lang below. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pindutin lang ang subscribe button para updated ka sa mga latest videos natin. Maraming salamat, Kaupog TV!